Matatagpuan sa tahimik na sulok ng maabalang CP Garcia, ang isang komunidad na di mo aakalaing mamamalaging malapit sa pangunahing pamantasan sa bansa. Ito ang Pook Aguinaldo, tahanan sa 357 katao at 83 pamilya. Sila ay naninirahan sa mga maliliit na barong-barong gawa sa kahoy, halo-halong semento at iba pang mga hilaw na materyales. Pangkaraniwan ang kanilang araw-araw, nagtatrabaho, nag-aaral, nagpapatuloy sa buhay, maliban sa nakatirik ang kanilang kabahayan sa lupa ng Universidad ng Pilipinas. Hindi lang sa Pook Aguinaldo ang ganitong sitwasyon. Bahagi sila ng isang malaking komunidad na naninirahan bilang mga informal settlers sa lupaing pagmamay-ari ng UP. Dekada na ang binilang, ngunit nakatira pa rin sila sa nakatirik na pangamba. Halos 18 taon nang nakatira si Nanay Anita sa Pook Aguinaldo na ngayon ay Pook Coordinator na sa lugar. Taong 2000 nang lumipat si Nanay Anita sa Maynila, buhat ng Camarines Sur. Itong mayari ng ano dito, tiyahin namin itong nakananirahan dito. So, nag-usap kami ng tiyahin namin, pinagbigyan naman ako na sana dito na kami tumira. Magkaroon kami ng konting barong-barong hanggang sa naging maayos, eto na kami ngayon. Tulad ng maraming mga informal settlers, lumipat siya sa kalakhang Maynila upang makahanap ng mas maayos na buhay. Gayunpaman, dahil sa kakulangan sa mapagkukunang pinansyal at wastong pabahay, marami sa mga taong ito ang napilitang manirahan sa mga bukas na lupain. Ayon kay Nanay Anita, maayos ang kabuhayan ng mga residente bagaman walang disenteng pagtirhan. Ang mga lalaki ay karaniwang may mga trabaho sa araw, habang ang mga kababaihan ay madalas na nanatili sa bahay upang alagaan ang mga bata. Hindi ganoon kalubha ang sitwasyon ng mga settlers dito. Ayon kay Nanay Anita, binibigyan pa sila ng UP ng kaunting kaluwagan pagdating sa paggamit ng lupa, hanggat sumusunod sila sa mga alituntunin at regulasyon ng universidad. Pag sa UP, walang problema magtanim ka kung wala naman nakatira. Ay, at saka bakante naman ng lote. Marami na kami naging ano dyan sa UP. Pinuntan lang dito ng mga task force, sinina nila, uy, ang ganda talaga ng tanim mo dito. May kalbasa pa. Wala naman silang masabi. Kasi, wala naman yung nakabuyang yan. Wala naman yung tinatanim. Ang masama lang, bahayan. Yun ang pinakabawal. Mahigpit ang mga patakaran ng UP pagdating sa paggawa ng mga bahayan. Mahigpit na pinagbabawalang magpatayo ng mga panibagong bahay ang mga informal settler families o ISF sa lupa ng pamantasan. Noong 2011, nagsagawa ng census ang barangay council kasama ang opisina para sa relasyong pangkomunidad o OCR kung saan tinatala ng mga residente ang kanilang pangalan kasama ang taon kung kailan sila unang nangupa. Ang mga pangalang wala sa libro ay pinapalayas, tinatanggihan ng permit, at mas masaklap pa, sinisira ang mismong bahay nila. May red book kami na doon sa red book na yan ay nakapaloob yung kailan ka nakatayo, kailan ka itinayo. From that, if we want to have a repair in your house, kung gusto mong i-repair yung bahay mo, kailangan naka-register ka dito. Kung yung pangalan mo does not exist yung this book, you're not allowed. Dapat noon pa nila ginawa yun. Kasi noon ay hindi pa masyadong higpit ang UP authority, task force, UPDP. Hindi pa sila mahigpit. Minsan ay may naglalagay din na nakaligtas. So pag lagay ng bahay ngayon, lipatan mo na din ang gabi, bukas, another statue. Ang entrance ng papungo sa university ay very easy. E walang backup, mabuti nga ngayon, anong si P. Garcia ay binakuran na yan. Pero outside the university, ay you can just pass there. You can build a hut or a shanty overnight, then transfer tomorrow.
50,000 na ang bilang ng informal settlers na naninirahan sa Barangay UP Campus. Kabilang pa sila sa malaking populasyon ng estudyante at empleyado sa universidad na nangangailangan din ng suportang pabahay mula sa UP, tulad ng mga dormitoryo. Dahil sa pagkakaroon ng mga ISF, napapabagal lalo ang paghilos ng administrasyon upang mabigyang solusyon ang mga problemang ito ukol sa pabahay. Kahit na pansamantalang natitiis ng UP ang kanilang presensya, darating din ang panahon na kakailanganin ng universidad ang lupa, tulad na lamang sa kaso ng Village C na yun. Aggressive din actually administration na magkakaroon ng housing projects. Yun nga lang, nagkakaroon ng problema minsan. Kasi nga, doon sa lugar sana kung saan mo ilalagay yung proyekto, nandun yung ISF mo. Yun yan nga, aming challenge ngayon. How are we going to move yung this residence? Kailangan, nakaabang na rin yung project for housing. Na kailangan din gawin kasi marami rin tayong mga faculty, staff na wala rin namang bahay. Madalas na papabagal ng resettlement ng mga ISF ang mga pabahay na proyekto ng UP para sa mga empleyado at estudyante nito. Hanggat sa hindi nakakahanap ng panibagong tirahan para sa mga informal settlers, ay hindi rin nagagamit kaagad ng UP ang kanyang lupa. Resettlement is a mandate of the local government. We are an educational institution. Hindi natin mandato yung magbibigay tayo ng resettlement in case na kailangan natin yung lupa. Wala actually responsibility si UP. But of course, because the people are staying in UP, kailangan ding makipagtulungan. Hindi lamang pumapailalim sa isang tao ang responsibilidad ng pag-resettle sa mga ISF. Ang UP, Quezon City, at lalo na ang National Housing Authority ay kailangang makipagtulungan upang malutasan ang problemang ito. Ang problema ng ISF ay isang epekto ng kakulangan sa tamang pabahay hindi lamang sa Quezon City, kundi sa buong bansa. Kung mayroon lamang mga abot-kayang pabahay para sa mga mahihirap na pamilya sa bansa, ay hindi siguro problema ang mga informal settlers na naninirahan sa mga kondisyong maaari pang ipabuti. As much as possible, kahit sana walang project din, sinisikap talaga at palagi namin kinukulit yung LGU at NHA na magkaroon ng maayos na pabahay. Dapat maghahangad din tayo ng mas maayos na kalagayan. Even though sinasabi nga natin, these are urban poor, pero sana may maayos din na housing program. Upang mabigyan na isang epektibong solusyon ang pagdami ng mga informal settlers, kinakailangan makipagtulungan ang pamahalaan sa mga institusyon at mga pribadong individual. Para makakita at makabuo ng isang pagbabago, kakailanganin nating gawin ang ating bahagi sa pagtulong sa ating mga kapwa Pilipino upang makabuo ng isang bansang nakatayo sa mas magandang bukas.